Hello. So, what's my opinion about all of this ruckus happening right now amongst YouTubers? Alam mo naman, kahit saan namang industriya, saan namang asosasyon, nagkakaroon talaga ng mga di pagkakaunawaan. Unfortunately, syempre, sila yung mga content creators, marami din talagang drama. They are somehow, there's a thin line na kasi, no, about show business and particularly becoming a content creator. May kanya-kanya din kasi yung focus or genre or probably whatever their content is. It is really something that people should be able to understand na syempre they're into that character. Ngayon, whether that is their true personality or make-believe, eh, kanila na lang yon. Ngayon, nasa mga viewers na lang din naman nila kung gusto pa rin nila yung mga ganong klaseng karakter. Dahil we are given the freedom of choice and of course, we have a free press pa rin. Pero what I just really suggest is that there are certain government agencies that should also try to intervene. Bakit nga ba? Kasi it's also about content. It's also about monitoring the access of this type of entertainment to a different certain mass and age. Although yung mga social media platforms natin ng internet, meron tayong tinatawag na mga adult na tick box that they are also providing. Kaya lang kasi hindi naman talaga lahat yan ay na tutuunan ng pansin. So, I just really hope that we have also some local agencies who looks into those details and then try to investigate further. Kasi kung lalo na meron tayong matatawag na false advertising and they are also capable of providing, misconception or wrong information. Yeah, usoy na yan, ha? Yung mga disinformation. So, I hope that people should now be able to have this responsibility, lalo na mga content creators. Na syempre, where there is great influence, dapat kailangan talaga there's also responsibility. Pero hindi naman natin agad yan maaasahan yan sa kanila. There should be always be somebody monitoring and reminding them. Ngayon yung mga social media platforms, nakikita nga natin, ang dami na akong mga kaibigan nagsasabi, oh, nireport ko yan, dinig ko yung ganyan. Pero bakit ganoon present pa rin sila? Because probably they are still being streamed with certain advertising. So kailangan pa rin nila ng mga popularity and viewership. Ngayon, I just really appeal as well to the advertisers if you're the big companies, try to make sure that your brands are being exposed to the right channels and to the identity na talaga namang worthwhile and also does not go against your morals. Kasi at the end of the day, you don't want this kind of people to be attached to your brands or your content creators na can somehow be deemed very misleading and also malaki pang chance magkaroon pa ng misinformation. Lalo na kung marami namang record na, huwag nyo naman agad na paniwalaan pa at bigyan pa ng suporta. Think smarter.